Shabbat Shalom. Day 4 is March 16, 2019, and we're going to study about our series on the kingdom, kingdom principles, kingdom concept, and more particularly the gospel of the kingdom from a Hebraic perspective. So welcome to MLTC, and welcome to our visitors from different locations. And we used to study the Torah every portion, but we have done that since 2006. But last October, God led me to study the kingdom para makuha na natin yung pinaka-summary ng buong Biblia. Kasi yung Torah, yun yung detalye. We've done that already for many, many years. So itong kingdom ngayon, this is a concept that is very biblical, and yet this is the concept that many people have lost today. Kaya you're watching a video called The Forgotten Gospel. So the terminologies has been lost in translation. There's so many things that's been lost. No? So the transmission, dami, no? So pag Biblia ang pag-uusapan. That's the issue today. So to us, we are searching for truth, and we want to really know the answers, and here we are. We got the answer. So that's what I've been doing for every week, every year, to find the real answer to that question of the truth. Because you shall know the truth, and the truth shall set you free. So you're free to serve God when you know the truth. Ibig sabihin, you're no longer bounded by the dictates of the opinion of other people. So that means your confidence is straight to God. You know, many of us, galing tayo sa Pentecostal, Baptist, Evangelical, that's a stepping stone, no? Towards this, the gospel of the kingdom. Pero ito ngayon kasi, what the Torah is doing, dinadala tayo ng Panginoon, diretso na sa kanyang salita. At yun na yung nakikipag-usap diretso sa inyo. Yung salita na ng Diyos, ako instrumento lang ako para ipaliwanag yung wisdom na binigay ng Diyos sa akin, tinatransfer ko lang. Instrumento lang po ako. Pero yung Torah talaga, ang kausap niyan, bawat isa sa atin. Naramdaman niyo ba yun? Parang kinakausap kayo ng salita ng Diyos? Sana kausapin pa kayo ng kausapin para hindi na rin kayo makatulog at tulad ni Brother Ike. Umahayo na at pinapalaga na. Patindi ng patindi yan. Depende yan sa level of your commitment. So, our recording is okay? Okay. So, by the way, this is our YouTube channel. Ha? You just type Brother Ike. And we started uploading na itong weekly lessons about the kingdom. And it's been doing good, and late, baka in the next few weeks, we're going to have our own website. So, we're improving. Certainly, we are improving because God is blessing us. So, by the way, last week, the new moon was seen in Israel, in Jerusalem, March 8 ng gabi. The new moon was seen. Natagpuan ito sa Israel, so therefore, new moon na. So, ngayon, why do we celebrate 1 month ahead of the rabbinical calendar? That's a very, very serious issue. It has always been an issue in the messianic circles. And I discussed an introduction on the Abib calendar. Yung tinatawag na Abib is the barley, no? Kasi one of the commandments in the Torah during the temple times is each Israelites would offer their first fruits of the barley. Kasi barley is like the most stable food, pinakapagkain sa panahon ng spring. So, bilang respeto sa Diyos, yung unang bunga noon, inaalay sa Panginoon para sa provision niya. Kasi lahat ng mga tao nung araw ay farmer.
So, nire-require ng Panginoon yun sa bawat mananampalataya doon sa Israel talaga. Ang context nito sa land of Israel. So ngayon, may grupo sa Israel. There are groups that studies the ripening of the barley, the timing, and the calendar, and so on and so forth. Like Joseph Dumont's group. So, there is not everybody is agreeing that the barley is ripe enough to be ripe. Kasi last week, kailangan ang barley, sakto lang yung pagkahinog niya para 15 days later or 17 days later is the first fruits. Sakto lang inaalay sa Panginoon. Kasi kung hilaw, hindi ba pwede? Pag medyo hinog na, pwede na. Ibig sabihin, timing na. So, yun yung calendar based on the agricultural cycle. The rabbinic calendar does not accept this calendar. And because they're based on the equinox and the computations, which are very complicated. So next month pa ang rabbinical calendar. So the world follows the rabbinical calendar, the Gregorian calendar, next month pa. So we have nothing to lose, everything to gain. Next Saturday, we will celebrate the Feast of Unleavened Bread. Sabado, o hindi po gabi ah, hapon. Kasi pag gabi, tapos na. Tapos within the feast. Actually, Friday pa lang ng gabi, first day of the Unleavened Bread na. Thursday pa lang ng gabi, Passover na. So how do you obey this commandment? Because sa kingdom mindset, ang hari ng sanlibutan ang nag-uutos nito. You shall celebrate this feast. Ang hari ang nag-uutos. At obligasyon ng mga citizens sumunod sa Diyos. So, are we citizens of the kingdom? Yes. Sino dito dual citizen? So, ngayon, paano ba masunod itong commandment? No? Siyempre po, sa mga empleyado, medyo may problema to kasi hindi ikaw yung boss, hindi ka pwede mag-leave basta-basta. Pwera lang kung may mga enough kang naka-reserve na leave. So, kung idiretso ko sa inyo, kung gusto nyo i-celebrate ito talaga ng perfect, flawless, huwag ka magtrabaho sa Biyernes. Siyempre, Sabado, automatic na yun. Biyernes. Iwas ka trabaho, Biyernes. Ngayon, kung hindi ka makaiwas, babawi ka na sa Sabado. Ganun naman, hindi naman lahat talaga yan na ganun ka. I'm just realistic, ano? Kasi, hindi naman tayo sa Israel na pag-festival, holiday. But God knows that you want to honor Him, di ba? Alam ng Diyos yun eh. Alam niya yung heart mo. Alam niya kung gano'n ka-serious ka, commitment mo. So, ikaw na ang pasya nito. So, how do you celebrate? Wala tayong Passover Seder. Wala tayong Passover Seder because this is unexpected ito eh. Biglaan itong dineclare sa sina Joseph Dumont eh. So, sighted moon. So, Passover Seder in itself is a tradition. So, what we can do is, it's either on Thursday night, March 21, you can have a meal with your family. But what you can do is to remove all the leaven from your houses. So, kainin nyo na yung mga sky flakes, magic flake, biscuit, tinapay. Ngayon, kung marami yan, hindi nyo makain, i-donate nyo, ibigay nyo sa may hirap, yung mga pulubi, ibigay nyo sa mga street children. O kasi ako, may magic plate ako. Yun ang pampabahang ko sa sasakyan pag ginugutom, pag emergency. Tuna flakes. Ayun, basta flakes. Ngayon, tinapay, so hindi tayo kakain ng may levadura beginning on Thursday night hanggang 30. Hanggang 29:30. Sobrahan mo na isang araw para sigurado. Titiisin mo walang levadura. Okay? Ganito po ang pagsunod sa commandment na yan. You shall not eat anything with leaven. Merong literal na commandment yon.
Hindi tayo Greek mindset, ha? Spiritual yan. May literal at spiritual na kahulugan yan. Yes. Hindi mo maintindihan ng spiritual na kahulugan pag hindi mo naintindihan yung literal na kahulugan. Yung spiritual na kahulugan, ang level daw ay parang kasalanan na pag maliit, lumalaki. Kaya habang maliit, itapon mo na. Itabi mo na. Kumbaga, delete. So, but on Saturday, March 23, ang celebration natin sa MLTC, the same time, 3 to 7pm. Mag-umpisa tayo the same time, alas 3. Ano lang gagawin natin dito? Pot bless. Pot bless, yung mensahe natin tungkol sa fish, pero hindi siya officially a seder. You can have your seder, if you like, sa inyong tahanan, sa bahay nyo. Kasi on Thursday night, I will lead the Passover seder in the Eta Torah community in Pampanga, na Pastor Roberto. Nandun ako sa kanila. So Friday night, we will be here. So if you want fellowship, you can come here. Dito sa MLTC. Open po ang ano dito. So then Saturday, we have the Feast of the Unleavened Bread, first day. So that's how we celebrate. Ngayon, next month, yung Holy Week, Passover na naman uli. Walang problema, I celebrate uli. Sa Katoliko nga ng araw, eh, buwan-buwan, linggo-linggo, may piyesta, hindi tayo nagre-reklamo. Eh. So, next month, nakabook na po sa Jabez Campsite, Christian Campsite. Alam niyo yung Jabez sa Carmona, Cavite. Kilala yan na Christian groups. Nandun tayo buong araw, 21. Sulat nyo ng April 21, Sunday, is our general Passover Unleavened Bread celebration with the Messiah Hebraic Faith Movement groups. So we are expected mga 300 to 400 na brothers and sisters from the Pentecostal group. So lumalaki yung grupo nila. So 21 yon. Medyo balance yon, ha? Hindi puro spiritual yon. It is a spiritual day and a time for enjoyment. Sa umaga, may swimming. May swimming pool doon eh. Sa hapon, may conference. Sa gabi, bandang gabi, seder. Yun ang seder. So, dalawang beses. Nothing to lose, mga kapatid, kasi muwidim yan. Mikbe pala, baptism, pwede sa April 21. Gusto nyo mag-baptism, alis na kayo sa Katoliko, sa Evangelical, mag-commit ka na sa Torah, pwede po sa April 21. At least merong tubig doon. So, yun. So, that's it about the feast. And mark the dates, no? Sabi ng Panginoon, I will not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it anew in the kingdom of God. He is talking about the millennial kingdom. Yes. That, sabi niya, I will abstain from drinking the fruit of the vine. Ano ibig sabihin yun? Nasa right bow. Ang nasa right bow kasi, di ba, Jesus from Nazareth? Yes. Yeah. Ang may commitment ang Panginoon, sabi niya, hihintayin ko kayo sa kaharian, mag-celebrate tayo magkasama ng Passover. Kaya, remember, do this in remembrance of me. Diba? Mahalaga po yan. Ang ginagawa ng Christian, yung parang linggo-linggo nagkakain ng Skyflex, communion, ostya. Ano lang po yun, yung hindi yung Passover. Breaking of the bread ang tawag doon. Ang ibig sabihin lang noon is magkaroon tayo ng fellowship in Christ. So, ay. Okay. So enough of the Passover. So, next week,
Ito po yung maging topic natin. It's all about the calendar of feast. I will deal about 2 hours of teaching on the topic of the calendar, the Abib calendar, the feast. Okay? But now, iba po ang pinahanda ng Panginoon. It's about the kingdom. Para lalo nating maunawaan, ano ba talaga itong pinasukan natin? Reliyon ba ito? Kaharian ng Diyos ba ito? Ano ba ito? Denominasyon ba ito ni Brother Ike? Ano ba ito? Ngayon, akala ko tribulation na dahil walang tubig sa Mandaluyong. Mandaluyong, di ba? Mga opisina, nagdadala ng mga bumbero ng tubig. At it's a very serious issue kasi you're talking about hundreds of thousands na walang tubig. Just imagine, imaginein mo sa Great Tribulation. Talagang iyakan yan, magpapatayan dahil sa tubig. So ngayon ko lang naintindihan na yung preparation, na hindi itong ginagawa natin, it's a matter of preparation. So kingdom. The word kingdom in Hebrew is mamlaka. Can you say mamlaka? This kingdom malkuto, your kingdom malkut ka. So, the word kingdom comes from the word malak, which means to reign, to rule over. So, as a king, reigning over his people, no? Sovereign ruler. So, is the church the kingdom? Not necessarily. Church is part of the kingdom, but church is not the kingdom. Kingdom is more a broader sense of God's overall government, overall His creation, including the heavens and the earth. So church is the instrument of His kingdom. That's why the church today, the body of people, needs to understand what is the real kingdom. Because unless you understand, you are locked up in the four corners of the church, which, you know, it, which is like a trap, no? We've been through that. No, I've been 13 years in the church. I didn't understand anything about the Torah for 13 years in the Pentecostal church. So all of us knew that, no? So what is the kingdom? The only message that Yeshua, Jesus, preached was about the kingdom. So this could have been a very important thing to him. The time is fulfilled. The kingdom of God is near. Repent. Believe in the gospel. Good news. The word gospel in Hebrew is besorah. Can you say besorah? Besorah. In Hebrew, it's evangelion. From the word evangelis, evangelical. Diba? Evangelion. So the word kingdom is mamlaka from the Greek basileia, from the word basilika. So, let's see the words of our Master Savior Adonai Yeshua on about the kingdom. Whoever wants to save his life will lose it. Whoever will lose his life for my sake and for the sake of the gospel. Good news. Incidentally, sa mga Hebrew student, you can write this down. The word gospel in Hebrew is basura from the root word basar. Can you say basar? Bet, I think bet shin resh. Is either a bet or samik resh or bet shin resh? I'll double check. Basar. Basar is not a mole. In Hebrew, it means flesh. Flesh. Literally. So, nung nalaman ko yan, sabi ko, what's the relationship with calling the gospel the flesh? Maybe it means the word of God in the flesh, which is Yeshua. The Torah made flesh, which is Yeshua. Because literally, bazar means flesh. Laman. Kasi sa Hebrew kasi may mga hint, no? May mga hint siya. Yeshua is the living Torah. Okay, this book, which is I'm reading, The Lost and Forgotten Gospel of the Kingdom.
a first century Hebraic perspective. Very rare book. In fact, 600 pages of book to read. And I was interested because it's very rare to see a research on the Hebraic approach to the gospel of the kingdom. So, sabi niya, the original biblical meaning of the term gospel was lost. Nawala. The gospel Jesus preached at the start of his ministry, according to Galatians 3:8, it is the first came to Abraham. The gospel was preached to Abraham. In Hebrews chapter 3 and 4, it says, the gospel was preached in Mount Sinai. So these are the mentioning of the gospel in the New Testament. Every reference to the word gospel in the New Testament. So we're trying, could not have been possibly been the story of the death, the burial, and resurrection of Christ. What? You're a heretic, Brother Ryan. Gospel is the death, the life, death, burial, and resurrection of Christ. That's the gospel. That's the meaning of the gospel today. But if you go back in time in the first century, Jesus did not die yet. Buhay pa siya. Ang pinapangaral niya, gospel of the kingdom. Paano maging kamatayan niya yung gospel, buhay pa siya? Logic lang, di ba? In fact, I was reading this book by yung kanina si author, si Dr. Bluser, who is a 30 years professor in Atlanta Bible College. Tumanda na lang siya sa katuturo ng Biblia araw-araw. At na-discover niya, iba pala ang gospel ni Jesus kaysa sa gospel ngayon. Kaya nga kanina pinakita yung mga prosperity gospel. Yung ginagawa na lang, parang iba na ang mensahe. Kumbaga, hindi na yun. Mga kapatid, sabi ko nga sa philosophy lesson natin, our ideas, men's ideas, cannot change God's ideas. We don't have right to do that. And precisely that is what's happening. The Hebraic mindset is the word of God is davar. Davar, diba? Dalet, bet, resh, davar. Can you say davar? Davar. Davar means the word of God in Hebrew. That means yun na talaga yung lumabas sa bibig niya. Hindi pwedeng baguhin yung perfect na yun. Ngayon, when you translate davar into Greek, it means logos. Can you say logos? Logos. Okay. Si Microsoft may logo, di ba? Si Coca-Cola may logo, di ba? Si Facebook may logo. Si, di ba? Sinong may logo pa? Si Smart, si Globe may logo, di ba? Ano ibig sabihin ng logo? Idea. So sa Greek mindset, the bar is just an idea. That's why you can have all kinds of idea and put them into your Bible. It doesn't work that way, mga kapatid. That's the Greek mindset. Letting your own idea interpret the Bible is wrong. That is not the proper way to study the Bible. No wonder you have 33,000 denomination in the U.S., Christian denomination, and you have 6,000 in the Philippines. And I was laughing when this preacher says, the abomination of the denomination. Ang dami ng denominasyon. Sino nagsasabi ng totoo? Hindi mo malaman, may kanya-kanyang version na ang bawat sekta ngayon. Sino nagsasabi ng totoo? Lahat ng sekta nagsasabi sila ang totoo. Walang nagsasabi ang hindi sila totoo. Diba? Kahit ako nagsasabi, kami ang totoo. Sino talaga? Ngayon, that's why we're studying. Dapat i-identify natin. Mag-aral tayo. So there's a big difference between logos and the bar. Certainly, in the beginning was the word. He was not talking about logos. I remember my first few days in the class, in the Master of Divinity class, way back 2010. Kaklase ko si Pastor Pike sa Pentecostal Bible School. And nag-offer sila ng Master of Divinity. That time, hindi pa ako markado. In-enroll ko sarili ko doon sa Master of Divinity. Ngayon,
Meron kaming Greek class, meron kaming Hebrew class, hermeneutics, prophecy, by ibang teacher. Our professor in Greek was very good, expert siya talaga, expert sa Hebrew. I was really admire him. Pero when the topic was about logos, I raised the question intentionally for the students, our co-pastors to hear. I told him, sir, could it be that John chapter 1 was not referring to the logos? Because John was not a Greek. He was a Hebrew disciple, and he was trained by Yeshua, Jesus, who is not a Greek. So could it be that in the beginning was the word, he was not referring to logos, he was referring to the davar? Immediately my prophet, no, it's the logos. Doon pa lang, mababa na ang tingin ko sa kanya, sabi ko, paano ang galing-galing mo sa language, you do not know the difference? So people can be very, very smart, very, very intelligent, but just does not align themselves to the truth. So, mga kapatid, napakaraming pastor matatalino. Sa Maynila lang, ang dami-dami. Napakarami. Pero they are not just, the problem is the spirit. They are not willing to align themselves to the truth. When they hear the truth, papasok dito, lalabas dito. Kaya tingnan nyo po yung tenga dito. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo yung tsura ng tenga. Pag dinukit na wala ang dalawang tinga, puso ang lalabas. Ito po ay masasabi kong kingdom principle. Tingnan nyo kingdom principle, hear and obey. Faith and obedience. Can you say faith and obedience? Can you say Shema? Shema. Hear and obey. Hear and obey. One classic example of a kingdom mindset is no less than the Roman Italian centurion who approached Yeshua at one time and said that, Lord, my servant lies in the house paralyzed, grievously tormented. Yeshua said to him, I will come to your house and I will heal your servant. Ang sabi ng centurion, Lord, Adonai, no? Pag Diyos ang kausap, Adonai. Pero pag lalaki ang kausap, Adonai. So pag sinabi ko, excuse me, Adonai Joseph, Joji, Adonai, pwede kasi, pag sa tao kasi, Adonai. Pag sa Diyos, Adonai. Ibig sabihin lalaki, master na lalaki. Ay, paano yung babae? Gusto nyo mas formal? Babae. Huwag kang umiyak. Wala mo lang respeto si Yeshua sa nanay, no? Tinawag mo ng babae? Ha? Woman. Pag tinawag mo yung nanay mo, woman? Hindi ba bastos yun? Sa lingwahe natin, bastos. Pero sa Hebrew is, hagiberet. My respectable lady women. So giberet. Gibeha giberet. So dito sabi ni Centurion, Lord, Adonai, I am not worthy for you to come under my house, my roof. Just say the word and my servant will be healed. For I am also a man under authority, having myself under soldiers. I tell this one soldier, go. He goes, tell another soldier, come, and he comes, and tell my servant, do this, and he will do it. When Yeshua heard it, he marveled and said, most certainly I tell you, I haven't found so great faith even in Israel. I will tell you, many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi dito, Panginoon, hindi mo kailangan pumunta sa aking tahanan dahil alam ko ang authority. I know you have the authoritative word. Sabi niya, ako sundalo na may ranggo.
Pag sinabi ko sa mga aking sarento, kumbaga sa aking mas lower rank, gawin mo to, gagawin niya. Mag-o-obey siya. Sinabi ko doon sa isa, gawin mo to, gagawin niya. Punta ka doon, pupunta siya. Punta ka rito, pupunta siya. Ibig sabihin, I know the principle of authority. You don't have to lay hands on my servant. Just say the word, he will be him. Alam ni Centurion ang kingdom principle. Yung obedience. Alam niya sino authority. So, that's, I think, a kingdom principle na pag may inuutos ang Diyos, obey first before you complain. Ganon sa kingdom. Kasi, hindi na kine-question ang authority na nag-utos kasi nga, he is already the authority. Pag si Duterte nag-utos sa nawasa, buksan ang Gaddam, hindi pwedeng, tingnan natin sir, hindi pwede. Buhana pa ka ng butas si Duterte, nagbayad pa kayo ng tax. Authority yun eh. Nung sinabi ni Duterte, linisin ang Rojas Boulevard, saraduhin ang Boracay, nangyari ba? Yes. Authority yun eh. Ganon din po sa kingdom, pag may sinabi ang hari, kaya nga sa, I told you, in Hebrew, they always pray, they always address God as King. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedetsiano bevitzvota. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has commanded us, so they took upon themselves to be, here I am, command me. May chain of command. Hindi natin naintindihan yan. Sa Torah po, mayroong chain of command. Ang Diyos, tapos ang kausap niya, si Moses, propeta, hari, priest. It's a picture of Yeshua. Ngayon, ang kausap niya si Yeshua, the high priest, the prophet, and the king. Yung priest naman, may kausap na 12 tribal leaders. Parang ito yung senado. Yung senado, may kausap na representative, the 70 elders, Sanhedrin. Yung Sanhedrin, may mga judges, lower court, supreme court, court of appeals. Ang tapos mayroong mayor, may barangay level, governor, may in charge sa bawat tao. Gobyerno po ang pinag-uusapan sa kingdom, hindi lang reliyon. May chain of authority. Ngayon, ang Torah, yun na yung binigay ng Diyos na general constitution of the kingdom. We already know the four components of a kingdom, di ba? The king, the domain, territory, the Torah, the constitution, and the citizens, which are the children of the kingdom and the citizens. So, yun po ang, this is a powerful, nag-rema to sa akin itong kay Cornelius. Actually, si maraming scholar naniniwala itong sa Matthew 8 ay si Cornelius po ito. Siya yung Romano na Italiano. Di ba? Ang tatay niya Ita, nanay niya Ilocano. Alam mo, biniro ko ito sa Kapas Parlak, may lumapit sa akin ng pastor. Pastor, totoo yung sabi mo Italiano. Yung asawa ko, Ita, ako Ilocana. Nakarelate siya. So, itong kingdom message, we need to understand really what it is. Otherwise, we miss the centrality of the message of the Bible. Most Christians are familiar with this, but they just don't understand it because the kingdom mindset has been lost for centuries. Because the kingdom today, there is no kingdom that exists today other than the kingdom of God. Wala na po. Ayun, by the way, meron pa bang bansa ngayon na kingdom? Kingdom of Saudi Arabia. Ano ba? United Kingdom. United pa sila? Ano ba? Cambodia raw? Brunei. Cambodia. So, ibig sabihin, the chief overall powerful authority is vested on the king, not on the people.
Kasi there's difference between the kingdom and a democratic republic. Di ba? Malaki ang pagkakaiba. Demokrasya, the power is on the people to elect their king. And the power, the people can remove the king if they want. Kaya meron tayong tinatawag na revolusyon. Katulad ng Marcos noong 1986. Tsaka yung kay Herap. Mga tao na nag-elect sa kanila, sabi, ayaw na namin. What? Pero sa kingdom, hindi yung pwede overthrow ang position ng king because they inherit the throne from their ancestors. Kaya nga sa Israel, ang lahat ng hari ay kay David. Sabi ng Panginoon, pangako ko sa iyo, lahat ng hari sa Israel magmumula lamang sa iyong lahi. From your throne to the Davidic throne. Kaya nga, verse 1 pa lang ng Matthew is, basahin niyo Matthew chapter 1, verse 1, Yeshua, son of Abraham, son of David. Ibig sabihin, he is from the lineage of the king. He qualifies to be the Messiah because he is the lineage of the King David. Kaya yun ang dahilan na may genealogy sa Bible. I must proclaim, sabi ni Yeshua, I must proclaim the good news of the kingdom of Elohim to the other cities. Luke 8, he went about through the cities and villages proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. With him were the 12. So for 3.5 years, ang dala-dala mensahe ng mga apostoles ay kingdom, gospel of the mga kapatid, ano ba talaga itong gospel of the kingdom? Kasi pumupunta daw sila, nag-aaral sa mga syudad, sa mga villages, kumbaga pumupunta sa barangay, pumupunta sa mga kwan. Ang pinapangaral daw ay proclaiming the good news of the kingdom of Elohim. Or, ngayon, in the book of Mark, Luke, and John, the common phrase is kingdom of God, Malkut Elohim. While in the book of Matthew is Malkut Shamayim, kingdom of heaven. Is there a difference between, why did Matthew said kingdom of heaven, Malkut Shamayim? Why did Mark, Luke, and John says kingdom of God? The scholars agree that they are just synonymous term. The Matthew, they believe, was addressed to the Hebrew people, to the Israelites. Kasi the Israelites are strict with the name. They don't want to pronounce God's name out of respect for the third commandment, thou shalt not take the name of the Lord God in vain. So it's a circumlocution. Instead of using God, ganito yan eh. Pag sinabi mo, for heaven's sake, stop that. Ano yung sabihin nun? For God's sake. Ayaw mo lang bakitin yung God kasi tinaasan mo yung boses mo, baka may iba ang dating na out of disrespect for God, di ba? Yun ang ibig sabihin nun, circumlocution ang tawag nun. The other term for that is euphemism, substituting a less, parang hindi mabigat na salita para, yun, kalimutan ko yung term. Walang kape. Nakakainom na ako ng kape ngayon. So like a tree severed from its roots, sabi nga ng libro na to, from the first century until the first 100 years of the gospel, na-preserve itong kingdom, the scholars believe, but beginning on the 4th century, hanggang ngayon, for nearly almost 1,900 years, nawala na daw ang mensahe ng totoong kingdom. That's why you have all kinds of denomination. So our goal is to know what is the real message so that we can align yourself with God. Because the will of God is aligned to the kingdom. Ang sabi ng prayer, thy kingdom come, thy will be done. So the will of God is related to His kingdom. So we better know what is the kingdom because His will is aligned with that. And
Most Christians are praying for God's will in their life. Lord, please align me with your will. Lord, I want to do your will. Lord, I want to align myself to your will. Ano ba yung will? Hindi ko nga alam eh. Kaya nagpe-praying. Diba? Anong kalooban ng Diyos? Basta yung gusto ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos? Di yung gusto niya. Hindi ma-identify. Ano yung gusto niya? Di yung salita niya. Ano yung salita niya? Hindi yung sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Yung sinabi niya sa New Testament, ano pa? O yun. Kasi pag sinabi, there is a broader will of God, the general will of God, and the very specific will. The Torah is the general universal will ng Diyos. For His kingdom, malawak po yan, 613 commandments and principles. Ngayon, individually, meron tayong individual will na dinadanas sa buhay. Diba, if you are single, and if you're Lord, kung anong kalooban mo sa akin, mag-asawa ako, hindi. So, general, specific will mo yun. Diba? So, pag yung general will ng Diyos, may general siya. Okay, ang general will, at the very least, kung gusto mong mag-asawa, at least believer yung iyong mapangasawa. Yun ang sinabi ng Bible. Ngayon, pupunta ka pa sa detalye talaga. Ano yung believer? Anong klaseng believer? May kaliskis o wala? Pag Christian, pwede na rin yan, Lord. Pag sinabing Torah, yan ang madalang. Madalang na isda yan. Pambira yan. Kaya magkatakot. By the way, mga kapatid, in preparation for my Torah missions beginning in April 24, the Lord led me to pass 3 days. Baka next week. So if you want to be encouraged, ito po yung pagwala, ito lang yung armas ko. Pag humahayo ako, Lord, give me success sa mga pupuntahan ko. Kasi you're exploring a territory na wala kang kausap, wala kang kilala, konti lang kilala mo. Paano papadala ng Panginoon doon ang ano? And most of the time, ina-answer ng Diyos yan in a very amazing way. So, so, the kingdom, repent. The first mess, what? Okay, what is the first command in the New Testament? Repent. Sabi ko lang. Repent lang. Repent and believe in the gospel of the kingdom. Yun ang unang command ni Jesus, ni Yeshua. Ngayon, i-define natin sa Hebraic. Ano bang repent sa Hebrew? The shuv. Shuv. Return. Ibig sabihin, 180 degrees. Ano ba yun sa ROTC noon? About face. Talikuran mo yung, kung hindi tama yan, talikuran mo, balik ka sa akin. Face me. Ngayon, ang concept noon is return to God, return to Yahweh, return to Jehovah and His Torah. Imagine po, si John the Baptist, who is not a Baptist, nandun sa Galilee, sa Jordan River, kumakain ng locust. Mukhang weirdo ang dating ni John Baptist. Wala, weirdo, no? Shuba! Sobrang shubo! Sumisigaw, shubo means repent kayong lahat. Pag sinabing shubo, plural yun. Ibig sabihin, kayong lahat. Kayong mga Israelite. Kayong mga... Imagine mo, hindi po nangyari yun sa Pilipinas. Doon nangyari yun sa Jordan River. Shubo! And nandito yata yun eh. Ginibro mo yata yun. Return to God. Anong intindi ng mga kwan, mga Israelites? Bumalik kayo sa pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod, sumunod sa Torah. Para ang kahat. Tapos, the kingdom of God is the most closest translation was near. At hand, the translation yan. Pero, ibig sabihin, almost here. Almost here. Not yet here, but almost there.
Parang ganun. Very near like a foreigner. Kaya mga Pilipina, pag nag-asawa ng foreigner, naging very near. Rhyme lang yun. Sabi rito, sabi ni Paul, Romans 24, to him that is able to establish you according to the good news, mga kapatid, sinabi ni Paul the good news, proclaiming Yeshua the Messiah according to the revelation of the mystery which has been kept secret to long ages. Si Paul, sabi niya, the good news was a secret. Nung rabay pa siya, hindi niya pa alam na si Yeshua magdadala ng good news of the kingdom. Hindi niya akalain. Kaya sabi niya to him, it was a secret before. But when the Yeshua was revealed to him, sabi niya, but now, it's revealed by the scriptures of the prophets. So, sinulat ng mga propeta, the Tanakh. According to the commandment of the eternal God Elohim, is made known for the obedience of faith to all the nations. To the only wise God Elohim, through Yeshua the Messiah, to whom be the glory forever. Mga kapatid, I was shocked to find out that Romans 24 is not found in the Tagalog Bible. It's missing. I checked the Magandang Balita Bible. It's missing. King James Bible, it's missing. So, in the new Pinoy version, kalahati lang yung nasulat. So see, imagine mo yun. Sabi ko, ba't wala to? This verse is missing in the Tagalog version. Baka naantok yung translator nung rinatransli niya. So, the principle of faith and obedience. Faith and obedience, mga kapatid. Tandaan nyo po yan. Faith that leads to obedience is the real kind of faith. Iba po ang approach ngayon sa evangelical. By grace alone, you are saved. You're not obligated to keep the law. Sola pede. Sola scriptura. Na, di ano na po yun, doktrina na po yun, ni Martin Luther. But the real way to look at this is actually faith and obedience, grace and law. They are not opposite, they are interrelated. In fact, I could present to you the chronology of this concept of grace. Halimbawa, in Ephesians chapter 2, ang sabi dito, it is by grace you are saved through faith. So, baptist. Not of your works, but you were created for good works. Pentecostal. So, nagsimula siya sa baptist. But, pag tinuloy mo sa versikulo 12, you are grafted into Israel. Messianic. Pag tuloy-tuloy mo pa, one family, Hebrew Roots Movement, Restoration of Israel. Sabi ko, I realize, progressive pala yun. Mag-umpisa ka sa grace. Tapos good works. Tapos grafted into the Israel. Kasi sinabi dito, oh, you are not part of the commonwealth of Israel, but now you are near because of the blood of Yeshua. So, nakita niyo po yung progression? Baptist, Pentecostal, Messianic, Hebrew Roots. Idea ko lang yung bro, napansin ko lang kasi yung progression. Oo nga, no, sabi ko, ba't nakapako sa versikulo 8 ang marami? By grace na lang ng by grace. So, yeah, hindi sila, kumbaga, they're not moving on to from the elementary principles. Sabi ni Paul sa Romans, Hebrews chapter 6. Leave the elementary principle. Move on ka sa mas malalim. Yung mga meat, hindi na kayo gatas palagi. Kaya, di ba, pag pumunta ka sa simbahan, umupo ka, makinig mo yung mga preacher na sigaw ng sigaw, parang ano ba ito? Mga kalembang na lang na
Minsan wala ka ng gana, di ba? Wala ka ng nakukuha talaga sa sinabi niya na masasabi mo. Kumbaga pang elementary. Kumbaga itong inaaral natin, pang ano itong college. Masteral doctorate. Congratulations! Doktor daw. Pero lang po yan, pero mataas po na uri po ito. Kasi we are taking it from its original perspective. Mga kapatid, tingnan natin the concept of faith and obedience. Sabi dito sa 2 Thessalonians 1:8, it talks about the coming of the Lord. On the second coming. Giving obedience to those who do not know God and to those who don't obey the good news. Maghihiganti daw ang Panginoon sa mga hindi nag-obey sa good news. Oh, good news. Ay. Sabi dito sa 1 Peter 4:17, the time has come for judgment to begin with the household of God. If it begins first with us, what will happen to those who don't obey the good news? So what is the good news? Huh? We'll answer that very, very comprehensively. What is the good news? Tanong nyo sa katabi nyo. Alam mo ba ang good news? Tanong nyo para maintindihan nyo mga kapatid. Kasi ano? Huh? Alam mo ba ang good news? What is the good news? Tanong nyo sa katabi nyo. Pwede hindi bad news. Mga kapatid, Bible terminology tayo ha. In the first century, pag sinabing good news, ano yun? So good news, how blessed are the feet of the one who brings the good news. So ang concept ng good news is, yung mensahero ng hari, nagdadala ng mabuting balita para sa mga tao. May sinabi ang hari na good news. In the time of David, pag may gustong ipahayag ang hari sa 12 tribe of Israel, si David sasabihin niya sa mga mensahero niya, ito ang good news natin ha, sa mga 12 tribe of Israel. Punta kayo sa bawat leader at ipalaganap yung mensahe. So ang dala-dala ng mga mensahero na kakabayo yung good news. Yung concept niyan yung mensahe ng hari. So ano yung mensahe ng hari? The good news of the kingdom. More particularly is to the person of Yeshua who is now at hand near, kaya sinabi niyo, the good news is here. Pero bago pa si Yeshua dumating, may good news na ba? Kasi remember, Yeshua came only on the close, exactly on the 4,000 years from the time of Adam, sa Jewish Hebrew calendar. So, since that time, the Tanakh has already been placed, all the books of the prophets were already in place. Although God from prophet Malachi was silent for 400 years, it doesn't mean hindi siya active. He was just silent because to him it's just 1 second. Tahimik ang Diyos from the last prophet Malachi. Bakit? Judgment time sa Israel. So, there's nothing new in the New Testament. It's just the old that is revealed. Kaya nga, we go back later to the topic na the good news was preached to Abraham. So may mensahe na pala na ebanghelyo daw na mabuting balita kay ano yung mabuting balita kay Abraham? Tatlo po yun. Sinabi sa kanya, all the families of the earth will be blessed. You shall have a child, and thy child, all the families of the earth will be blessed. Prosperity, progeny, and property. I will give you the land that I promised to you.
In fact, in Genesis 17, dinitali noon yung boundaries ng land. To the Euphrates River, to the Nile, binigay yung mohon ng Diyos. So kung sa panahon ngayon, nag-GPS si Lord. GPS, o ito sa iyo. No? So tanda niyo po, ano yung mga good news kay Abraham? Number one, the blessing. Ayaw niyo nata, gusto niyo ba ng good news, blessing? All the families of the earth will be blessed through you. So, in what way mabibless ang all the families of the earth? Through the seed. Sino yung seed? Si Yeshua. Pupunta tayo mamaya. We'll come very, very precise, no? Okay. Bago pa dumating si Yeshua, nangaral na ang mga propeta tungkol sa kaharian na yan. Okay, kaya nga sabi ni Yeshua, I did not come to abolish the Torah and the prophets. Kasi, if you talk about kingdom, it is the prophet that prophesies the coming kingdom of the Messiah. It's called the Messianic Kingdom. Kaya hindi pwedeng iwasan natin ang Old Testament. Kaya disgrasyang malaki nung tinawag ng mga Kristiyano, yung Old Testament ay hindi na mahalaga. Doon pa lang na disgrasya na silang malaki. Mahalaga po yon. Kasi yun po ang basis ng messianic fulfillment ng karya ng Diyos. In fact, that's the reason why yung missing link ng kaharian ngayon, hindi maintindihan ng maraming Kristiyano kasi inalis nila yung mga sinabi ng propeta. Mahalaga po yun. Kasi our faith, sabi ni Paul sa Ephesians 2, is built upon the foundation of the prophets and the apostles. The apostles came later than the prophets. The apostles built their faith based on the prophets. In fact, Yeshua was called a prophet, but he was greater than Moses. The similar concept is Prophet Muhammad. Propeta siya, pero kinikilala siya, mensahero ng buong reliyon ng Islam. Example lang yun, ha? Yeshua ganun. Propeta siya ng mga Hudyo na mensahero ng Diyos ng mga Hudyo, si Yahweh. Kaya, siya ang pinaka-importanteng prophet. In fact, he is more than a prophet because he is the mouthpiece of God himself. Prophet, mediator, king pa. Living Torah pa. Okay. Papayon natin, Book of Daniel. Kaya without these verses from the Tanakh, hindi natin maunawaan kung ano itong concept ng karen. So who shall set up the kingdom? Daniel chapter 2, verse 44. In the days of the king, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. How great are his signs and how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. This is a powerful, prophetic, messianic kingdom of the Messiah. Na sinasabi dito, there will come a time that the kingdom will break all the other kingdom into pieces. Ibig sabihin, he's talking about a world superpower. The King Messiah, who is the nation, the kings of the earth will submit to him. Ngayon, hindi pa maunawaan ng mundo ngayon yan. Diba? Kasi alang-alang natin ating king, ngayon, si Trump, si Putin, si Indonesia, China. Yun yung mga hari ngayon eh. Ha? Tong Xinhua. Ay. Ang alam nating hari, si Brunei, si Nel. Bulkiya sa Saudi, sino?
O yun ang mga hari ng mundo. Sa Pilipinas, Duterte. Ang sabi dito ni Prophet Daniel, di ba? Daniel means the judgment of God. Judge of God. El, Daniel. Dan means to judge. There will come a time, lahat daw ng karya ng mundo ay mawawasak. It talks about the kingdom after the tribulation and the beginning of the millennial kingdom. That's a description of the kingdom. Daniel 7:14, I'm watching a night vision. Behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. To him was dominion and glory and kingdom. All people, nation, languages serve him. Ibang lahi, lahat ng lahi. His dominion is an everlasting dominion. We shall not pass away. Of Ancient of Days. Your kingdom on earth shall be on the earth. Sing into the Ancient of Days. Nothing compared to His Master's work. Yung yung kanta na yun eh. The kingdom will be a powerful kingdom. Prophesied by the prophets, sinabi ni Yeshua, it's almost, we are almost there, but it's here now. Kingdom is at hand. So this is a futuristic kingdom. Kaya ang kingdom po may past, present, and future. In Hebrew, it's a complete. Hindi mo pwedeng antindihin yung present pag hindi mo alam ang past. Hindi mo maintindihan ang future pag hindi mo alam ang past and present. That's why equally, all the Bible is important. Eh sabi ng Kristiyano, sa New Testament na lang tayo, disgrasyang malaki. Disgrasyang malaki. Hindi mo maunawaan ang New Testament pag hindi mo naunawaan ang Old Testament. Ang problema nga, mali-mali yung intindi natin, hindi nga Old Testament ang tawag dun eh. It's called the Tanakh in Hebrew. The terminology that Christians use today are misleading. Zechariah 14, it talks about the coming of the Lord who sets His feet on Mount of Olives, nahati sa tindi ng landing, nahati yung Mount of Olives into two. Just imagine mo yung impact ng landing. In that day, the Lord is Echad, the One. Sino nag-landing dito? Ha? Saan si Yeshua dyan? Tingnan mo, tingnan mo. Dito, ang alam natin may pa nag-landing, si Yeshua. Pero sabi ng Bible, si Yahweh mismo. So sino si Yeshua? Yahweh mismo. They are Echad, sabi dito. They are Echad, one. Hindi sinabi Yakit, only one, but I am united. Nung sinabi Yeshua, I and my Father are one. Echad. Whoever seen me, who has seen the Father. Di ba? Yun yung tinatawag niya na concept of united in one. It's not an absolute one, but united in one. I must preach the kingdom of God because this purpose I have been sent. So, ano ang purpose-driven life ni Yeshua? To preach the kingdom? Pag-ahari ng Diyos, kailan ba nag-ahari ang Diyos? Mga kapatid, kung nagpapasakop ang mga tao sa Diyos, doon nag-ahari ang Diyos. Okay, sabi dito, paano makapasok sa kaharian na to? So ito na yung general application natin. Unless you are born from above, ngayon, sinabing born again. Born again, naging parang meaning, literal na reliyo ng mga born again Christian. Kaya tao, nung araw kung sinabi, ano reliyo mo? Born again.
Ano yung born again? Di yung sama namin, born of water and spirit. Kaya attend tayo ngayon ng Life in the Spirit Seminar. Di ba? Pag ikaw katoliko, charismatic, kumaten ka rin ng Life in the Spirit. Sino umaten dito ng charismatic movement? Ako, pinilit ako ng nanay ko noon. Sa charismatic. So how can you enter the kingdom unless you're born from the again or from above, literally born from above? But if sino above is an idiomatic way of saying born in the spiritual realm. Born in the spirit. Spirit comes from God above. You cannot enter and see. So hindi daw makapasok at makakita. Ibig sabihin, hindi maging bukas ang iyong unawa sa karyat. Kaya tayo noon, nung tayo ay katoliko, bagat naman nag-pray tayo, umatin tayo ng misa, wala tayong naunawaan sa Biblia. Kasi hindi pa tayo born again of the Spirit. Wala tayong nakikita. Di ba? Ibig sabihin, ang katoliko hindi born again. Reliyon siya. At sabi ng Panginoon, unless you are born from above, you cannot see the kingdom. So ang katoliko, may sariling kaharian yan. Dito ako sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni, we're talking about now, justification by faith. Maunawa natin. Kasi po, tandaan niyo po, nung sinabi ito kay Nicodemus, hindi pa namatay ang Panginoon. Hindi nag-preach ang Panginoon sa Galilee. Mga kababayan ko, pakinggan niyo po ang mensahe ko. Kailangan ma-born again kayo lahat. Sinabi ba ng Panginoon niyo? Pasikreto ka nga, Nicodemus. Di ganito. Ba't nagtatago ka? Unless you're born from above, you cannot see the kingdom. Sige, tapos na yung Erev Shabbat natin. Bye-bye. Eh, nung libing ng Panginoon, nandun si Nicodemus, di ba? Yes. Binili niya pa ngayong St. Peter's plan niya eh. Yung funeral service, yung sa bago kasi mamatay sa Hudyo, may mga seremonyas pa yan. Kung sa Israel, alam ko yung saan siya inimbalsamo. May lugar doon kung saan inimbalsamo ang Panginoon. Makakapasok sa Holy Sepulchre Church. Sa dami ng tao pumapasok doon, amoy yung balsamo na rin. Araw-araw yung dami, iba ibang lahi pumapasok doon sa Holy Sepulchre Church. Nandun yung libingan ni Nicodemus. So, ngayon, tanda niyo po, nung sinabing ma-born again, hindi pa patay ang Panginoon. So, hindi nga maintindihan ni Nicodemus eh. Ba't kailangan kong panganak muli? Ano ba yung sinasabi mo? So, para bang hindi pa na-reveal sa kanya anong talagang mensahe? Parehang sa gospel eh. Sinabi ang Panginoon, believe in the gospel, pero hindi pa ang death and burial and resurrection ang dinudawi niya. Ang sinasabi niya, yung paghahari ng Diyos sa bayang Israel, yung pagpasakop ng Israel sa Diyos when they obey their God. The reign of God, yun ang isabihin. Ang sabi ni Billy Graham, Jesus, the great evangelist, Jesus came to do 3 days' work, to die, to be buried, and to rise. So to him, the gospel is done, the life and the death and the burial and resurrection of Jesus Christ. So today, the gospel has been meant to mean that when you accept Christ, you're going to heaven. So that's gospel today versus the gospel of the kingdom in the first century. We're talking about the real gospel, authentic gospel, not the generic gospel today. You want generic or original? Original. Original, sanay tayo sa original pagdating sa Torah. That's why we're going back to the Hebrew.
Okay. There's a story in the 16th century by si William Tyndale. Is the first person to translate the Bible into English. So a great work. He started a work that is very, very important. He is the first person to translate the Hebrew and Greek Bible into King James. King James, 16th century. At si Tyndale ay isang protestante. At binabatikos niya yung Pope. It's a story that I heard from Dr. Blusard. Ang sabi niya sa Pope, Pope, why are you bringing people to heaven? What is the importance of the resurrection and the second coming of Christ if you're bringing the people now to heaven? William Tyndale was burned alive by the Roman religion. I don't know if it's the Catholic Church today, but it's the Roman religion of the time. But that story makes a lot of sense kasi the gospel of the kingdom in the first century is not about going to heaven. It's about experiencing heaven, but not about going there when you die. It's very common when you go to a funeral service, di ba? Nananahimik na ang ating kaibigan, namatay na siya, nasa langit na siya ngayon. Well, it is a common understanding to comfort the bereaved people. Para bang namatay na siya, nanahimik na siya, nasa langit na siya ngayon. Kung sa Katoliko noon yun, hayaan nyo, nasa purgatory siya. Pag nagbayad kayo ng misa, papasok siya sa langit unti-unti. Lalo kung special ang iyong babayaran. Baka pa din, natauhan na yung Katoliko. Good news, libre na daw ang funeral service sa Katoliko na yun. Libre na. Sa mahal na araw lang. Promo. Promo. After that, may bayad ulit. Kaya mag-book na sila ngayon. Mag-reserve na. Kawawa sila ng Duterte. Mamani, today, the gospel is the importance of the doctrine of justification by faith. Today, justification is often limited to the concept of forgiveness of sins. Ang sabi dito ni Dr. Blusard, we must not restrict justification to deliverance from deserved penalty, death penalty because of sin. Must attach the concept of justification to further the idea of inheritance. Wow. Justification by faith is, sabi nga ng pastor ko noon, just as if you have never sinned. Pag tinanggap mo si Christ, lahat ng kasalanan mo mula sanggol hanggang sa present, burado na, kumbaga sabi doon, though your sins be as red as scarlet, it should be white as snow. Snow white? Ganon ka katindi ang epekto ng pagkamatay ng Panginoon. Talagang binayaran niya ng past, present, and future sins mo. Ganon katindi yung eternal salvific power doon. Which is in a sense true. In a sense, true. Yung kasalanan mo bukas, next week, bayad na ng Panginoon yun. Pero po, let's go back to the concept of the original gospel. So now we're going to connect this together. The gospel was preached to Abraham. In you all the nations of the earth will be blessed. So then, they that which of faith are blessed with faithful Abraham. Ipinahayag ang Ebanghelyo, mabuting balita, nung una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo pagpalain ng lahat ng mga bansa. Therefore, kaya,
ang mga sumasampalataya kay Mesaya ay pinagpalang kasama ang mananampalatayang si Abraham. So there is a relationship between the gospel in the first century. Si Paul was writing in the first century. Sabi niya, the same gospel was already preached to Abraham. Jesus did not die yet. That's the point. So let's go back to the context then. This calling hermeneutic, the Ramesh. You go back to the concept is what was the gospel preached to Abraham? What was the central covenant promise made to Abraham? Remember, there is what you call an Abrahamic covenant. The first, one of the first biblical covenant. In fact, it's a very important covenant. God made a covenant with one man, a righteous person called Abraham. Okay. Sabi dito ni Dr. Blusser, the loss of the Bible's strongly future-oriented gospel can be traced to the church loss of the Old Testament. So by demeaning the Old Testament, we remove the real context of the gospel. Kaya tayo, that's why we love to study Torah, kasi nandun yung kahulugan eh. Puhugutin mo dun eh. The whole future of Israel is conceived as bound in something which God said to Abraham. The future of Israel, which is the father of the 12 tribe of Israel, Abraham, is critical importance to Christians. Sabi ni Dr. Blusard, sabi ni Dr. Paul, Master of Divinity, PhD. Ala! Namatay din. Through the gospel, pag-i-press na lang telephone. Through the gospel, tingnan nyo po ha, Ephesians chapter 3 verse 6. Tandaan nyo po ha, concept ni Paul. Through the gospel, the good news, to Paul, the gospel was Jesus Christ. Pero ang context on is the kingdom. Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Yeshua. So to Paul, the good news was Gentiles are grafted into Israel, sharer in the covenant, participants in the covenant, beginning with the covenant of Abraham. Kaya nung sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8, it is by grace you are saved through faith. Hindi po baptism ang kausap doon. Ang kausap niya, mga taga-Epeso, ang sinasabi niya, this covenant, this gospel, were all exclusive to Israel. Now, the grace of God, this gospel is being extended to you. Mga Gentile kayo, mga taga-Epeso, mga pagano kayo nung araw, pero alam nyo ba, kaya ako excited, kumbaga sa salitang Pilipino, kaya ako excited, kasi akala ko Israel lang ang kasama sa tipanan. Sinasama na pala kayo lahat ng mga Gentile by grace. Yun ang grace. Sinama ang mga Gentile sa Israel. Ngayon, baliktad ng grace. Gentile na ang dida, wala na Israel. Nawala sa eksena ang Israel, kaya nawala din ang katotohanan. Bigyan niyo po ha, sa Tagalog ha. Sabi ni Paul, this is a mystery. Hindi niya sinabi, this is the sorrowful mystery. Katulad ko yun. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga Hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos, na bahagi rin sa isang katawan at kahati sa pangako ni Kristo. Then in the book of Galatians, he relate this to the Abrahamic promises. In Acts chapter 10 verse 36, sabi dito,
The word which he sent to the children of Israel proclaimed the good news of peace by Yeshua. So the good news was delivered to Israel, then to the Gentile, to the Jew first, then to the Greeks. Yun ang proseso. So ito na po ang nilalaman ng good news to Abraham. Para maintindihan natin ang good news ngayon, dapat maintindihan natin ang good news to Abraham. And that's the missing link, the missing key. What is the good news to Abraham? Let's go to the story. Sabi nga dito, running like a golden thread through the scripture is the promise made to Abraham that he would receive a reward of his obedience to God's calling to leave his native Ur of Chaldeans. Prosperity, progeny, and property. I will give you the land. I will give you children. Wala pa siyang anak, sinabi na, I will give you children. Kaya minsan nag-struggle si Abraham. Paano mangyari? Wala na kaming anak. Si Sarah, wala nang ngipin. Paano yan? Hindi, biro ko lang. Super ganda si Sarah. Yes. Super. 99 years old. Mukhang bata pa si Sarah. Wow. Oh, ganun ka din tiyo. Ano kaya ang gamit niya? Ano yung sekreto ni Sarah? Gulo na tayo? Alam niyo ba ano? At sabihin ko na sa inyo. Naliligo sa gatas ng kambing. Marami silang kambing. Eh, yun ang ari-arian nila, no? Mga sariwang gatas. Pinapaligo. Di ba si Imelda Marcos? Naliligo sa gatas, kaya mukhang bata. Ngayon. Mahal yun. Kaya Abraham, libre lang yun araw-araw. Okay, detalye natin ngayon. Blessing of Abraham. Okay. There's a book called Our Father Abraham, The Jewish Roots of Our Faith by Marvin Wilson. A very classical book on the Hebrew roots of the Christian faith. Galatians 3:14, the blessing of Abraham might come to the Gentiles through the Messiah Yeshua, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, born again to. Spirit through faith. Upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Intindihan natin ngayon, ano yung pangako? Intindihan nyo, kasi pag naintindihan nyo ito, maintindihan nyo na yung millennial kingdom, maintindihan na nyo yung coming kingdom, maintindihan nyo kung ano yung literal na inheritance ng mga children of faith. At hindi tayo parang nasa langit na lang pupunta. Una daw, ang ibigayo, lupain. Real estate. May deed of donation. Hindi sa langit yon. Literal, ang buong land of Israel, ibibigay niya daw kay Abraham. Sabi naman ng ibang mga kritiko, eh may nakatira na nun mga informal settlers, eh, mga Canaanites, Hittites, Jebusites. May nauna ng tao doon, di ba? Sabi ng Panginoon, hindi yun ang may-ari. Si Yahweh ang may-ari, ibibigay niya kung kanino niya gustong ibigay. In fact, I will use you to destroy all these idolatries, Canaanites, and Jebusites, and pesticides. So, nandun yung paradox eh. Mga masasamang tao daw yung mga Canaanites na yun, nag-aalay ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyos kay Molech. Kaya sabi ng Diyos, papasok kayo doon, i-destroy mo mga yan, mga idolaters yan. May concept yun ng judgment sa Canaanite. Pag nalinis mo na yan, inyo na yan. Diyos na, hari nga nag-uutos eh. In fact, sa Genesis 17, binigay niya ngayong boundaries ng land eh. From the Nile, the Euphrates River,
Kumbaga sa ngayon, GPS. Binigyan ng Diyos ang mohon. May mohon yun. Okay, talking about mohon, ako real estate broker ako, naiintindihan ko yan. Alam niyo saan ang mohon, ang ating mohon? Saan sa Pilipinas, sa Metro Manila, nasaan yung pinaka-mohon? Sa Luneta. Alam niyo yan. Mula sa Luneta, point of reference, nandun yung mohon ng buong Metro Manila. Mula doon, magko-compute yung boundaries ng ating land. Sa mga munisipyo. So, kay Abraham, binigyan yung mohon. Kaya nga, kung sa suma total mo, yung Arabian Desert, kasama yan. Yung river, Nile River, kasama yan. Kaya nag-aaway ang Israel ngayon, territory, na-encroach yung mga... Ang Israel, sabi, amin yan. Sabi ng Egyptian, amin yan eh. Away tayo, amin din yan eh. Gera tayo. Okay? Pinag-aaway nila, real estate, mga kapatid. Ano sa palagay nyo sa China Sea? Anong pinag-aawayan dyan? Real estate. Sabi ng China, kami nag-develop nyan eh. Sabi ng Pilipinas, amin yan. Sabi ng China, anong katibayan? Dinesa up na yan sa International Court eh. Pinakita yung mapa ng Pilipinas nung araw. Eh sabi ng China, saan yung moon? O civil case tayo, 30 years yan bago masetel. Issue ng real estate, mga kapatid. Mga kapatid, kaya ako brinobian kasi literal land talaga ang pinag-uusapan dyan. Hindi po langit, land. Gospel was preached to Abraham. Ibibigay ko sa iyo ang lupa. The land of Israel. Kung saan ang 12 tribe titira. Siyempre, we understand the importance of a land. Pag wala, wala kang tirahan. Siyempre, important talaga yung bahay muna. From the wilderness, sila po ay temporary dwellers. Pag pumasok na sa promised land, permanent dwellers na sila doon. Doon na nila ma-perform ang lahat ng inuutos ng Panginoon when they are in the land. So what is land a picture of? It's a picture of the inheritance. Walang pagkakaiba yan nung sinabi sa Matthew chapter 5, blessed are the meek, they shall inherit heaven. Mga matid, I made a study on the meek. Sino ang meek? Mapalad ang mga mababang kalooban. Sila ay makamit nila ang mundo, lupa. Sino mababang kalooban dito? Taas nga ang kamay ko eh. Alam mo ang ibig sabihin ng mababang kalooban, meek sa Hebrew ay anabim. Sino yung anabim? I made a word study of that. And a professor in the Israel Bible Center College had an article on this. Sabi niya, sino ba talagang meek? So he made a study, mga expert na to. Ang meek pala ay, ang totoong meek pala ay ganito. A meek person, when he is doing something that is not right, and repent, and return to Torah, gusto niyang mag-adjust, bumalik loob sa Panginoon, magipag-ayos, yun ang meek. Ayon sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pag-repentant ka pa, may pag-asa pa. Pero, very specifically, you are repenting from missing the mark. Halimbawa, when a person goes sa ating movement, when a person begins to understand the Shabbat, he tries to keep Shabbat, di ba? Ibig sabihin, you're repenting. Lord, dati hindi ko talaga alam to, pasensya na po. I will try my best to keep Shabbat. Dumating na yung festival. Lord, dati hindi ko alam to, pero tama pala to. Now I'm repenting. I will try to keep your festival. Yun ang repentant heart sa Hebrew context. Was you return to God, return to Torah? Yes. Hindi lang yung basta, Lord, alam mo, iiyak ako ngayon. Nagsisi ako talaga. Kaya ang altar call, 10 beses na, 20 times nag-altar call ng Kristiyano, linggo-linggo. Ulit-ulit. Kasi hindi niya alam ang Torah eh.
Kaya nga umiiyak na lang kasi hindi niya alam eh. Dito ang tinuturo, wisdom mga kapatid, straight from the Word of God. Yan ang magkaiba sa emotional preaching kaysa sa Torah study. Wisdom ang binubuo dito. Bakit? Yung wisdom, pag nasa iyo yan, kahit saan ka pupunta, yan ang mag-guide you. Kami po, ginagamit na to train you. So, me, limbawa, Lord, masama pala itong ano, no? Crispy pata. Lord, nagsisisi na ako. Pero wag lang tempura, ha? Paborito ko yun, eh. So, repentant, ibig sabihin, mga kapatid, kaya ko ini-emphasize niya. Bakit po? Maraming preacher, mga mong magsalita. Lalo na mga pare. Mga kapatid, pag-pray natin si Duterte, Psalms chapter 100. Ano yun, Ramon? Saan pag-pray natin si President Duterte? Psalms 109, verse 8. Anong sabi doon? Let his days be few. Let his office taken by another. Pag-pray natin si Duterte. Pero ang pagkasabi, maamo, di ba? Mababang kalooban, di ba? Nagkarin si Duterte. Kasi, let his days be few. Pag-pray natin mga kapatid. Mga kapatid, hindi yun ang repentant heart. A truly repentant person returns to Torah, the ancient path. Ito na. Ito na yung mga theology na ano. Kaya maging Master of Divinity kayo dito eh. This is now, we're talking about the gospel preached to Abraham to understand the real gospel today. A covenant confirmed before hand by Elohim and Messiah, the Torah, which came 400 years after, does not annul as to make the promises of no effect. For the inheritance is not based, it is no more of a promise, but Elohim granted it to Abraham. Is the Torah against the promise of Elohim? Now, Paul, a theologian, a Jewish theologian, he's not a Protestant theologian. He was a Jewish rabbi theologian in the first century. Sinasabi niya, mga kapatid sa Galacia, alam mo, nakakatuwa, itong Pilipin, itong Pinoy version, Taglish kasi ito eh. Alam mo sa verse 1, mga kapatid, nasyak ako sa inyo. Ba't bigla niyong binago ang ebanghelyo ni Jesus? I encourage you to take a look at this. Kasi ako, I am enjoying this book. Kasi Taglish siya eh. Sabi dito, pinagtripan si Jesus ng mga Romanong soldado. Tapos, natawa ako doon sa five police virgin. May mga dalaga, may hina ang ulo. At may limang dalaga na matatalino. I encourage you. Ayun nga, tumawa na kayo, di ba? Pinagkwento ko pa lang. Basahin mo, bawat minuto tatawa ka dito. So, kung may chance kayo bumili nito, bumili kayo at cost lang 150 pesos. 150 pesos. Pero sa Sabado, iraraffle ko ito. Tignan nyo ito yun. Sabi nito,
Ang kautusan ba ay labag sa pangako ng Diyos? Ibig sabihin, bago ang law, Mosaic covenant, Abrahamic covenant muna. Diba? May kinalaman doon. Sabi niyo, bakit pagkatapos na pinangako kay Abraham ang lupa, blessing, pamilya, the time of Moses, nangyari na. Pinangako kasi ng lupa, wala pa sila, pero papasok na sila sa lupang pangako, di ba? Pinangako din sila ng blessing sa pamagitan ng Torah, mabless sila. Pero sabi ni Paul, ito na po ang theology ni Paul. Ang Torah, bago naging Torah yan, pangako muna. By faith ni Abraham. Ibig sabihin, justification. Naniwala muna si Abraham, hindi dahil sa law, kundi sa faith niya. So Abraham believed God. It was credited to him as justification yun. Kaya sabi dito, so bakit dinagdag ang kautusan? Mga kapatid, ito po yung Pinoy version ng Galatians 3.15. Ha? Mga kapatid, may example ako sa inyo. Pag napirma ng isang kontrata, di na yung pwedeng ipawalang visa o dagdagan pa. Ganito ang gusto kong sabihin. Nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham at nangako siya, tutuparin niya yon. Pagkatapos ng 430 years, saka pa lang dumating ang Jewish law. Kaya hindi pwedeng sirain ng law ang kasunduan na yon at i-cancel ang pangako ng Diyos. Ngayon, kailangan sumunod muna kayo sa law para matanggap ang blessing galing sa Diyos. Di na yung nakabase sa pangako ng Diyos. Pero binigay ng Diyos kay Abraham ang blessing, kaya ang pangako niya, kasi yun ang pangako niya. Kung ganun, bakit kailangan ang law? Binigyan yon para malaman ng tao na nagkakasala siya pag hindi niya ito sinunod. Ibig sabihin bang magkasalungat ang Jewish law at ang pangako ng Diyos? Hindi. Ang Jewish law muna ang nagdisiplina sa atin hanggang sa tiwala tayo kay Kristo. Kay Christ. Dito sumablay siya sa verse 25. Ngayon, na natutunan natin magtiwala kay Christ, di na tayo under sa pagdisiplina sa law. So walang disiplina. Dito siya sumakit. Kasi ang pinag-usapan dito, yung concept ng tutor. Yung kept under a tutor, dinidisiplina ka daw ng iyong teacher, which is the teachers of the law. Ngayon, dumating na yung totoong pananampalataya, pangako. Ibig sabihin, bago dumating ang law, justification muna by faith. Justification is not based on the righteousness of the law. Ang pinag-usapan nito, mga kapatid, which comes first? Faith or obedience? To the Jewish mindset, obedience. Pero sabi ni Paul, dati ganun ako, puro obedience, pero na-miss ko yung faith. Kaya dito pala kay Abraham magmula ang pagpapalang yun. By faith lahat. Kaya pag itong faith ay similar sa faith mo kay Christ, justification. Ngayon, anong kinalaman nito sa law? Para madisiplina tayo. Kasi nakita mo ang purpose ng law, madisiplina. Ngayon, alam mo na si Kristo, dito lang siya sumablay, hindi ka na daw maninitili sa disiplina. So wala nang disiplina. Kaya maraming Kristiyano ngayon, wala nang disiplina sa kautusan. Hindi nila na pinaggagawa nila, hindi nila alam hindi maintindihan ni Paul. Hindi inaalis ni Paul ang kautusan, kundi tinitingnan niya yung relationship. Pagdating sa justification, hindi pwede based on the law. Lahat tayo po, bago nagtura, we were justified by faith, di ba? Ngayon, na nalalaman natin ang Torah, sinama natin ang faith and Torah, kumpleto na tayo ngayon.
katulad sa sinasabi ni Paul, kumpleto na. Magpatuloy ka na lang sa... Kasi ang law, may righteousness din. Righteousness is based on the law, Romans 8:4. In fact, the concept of law is embedded right from the beginning of the creation nung sinabi sa tao to have dominion and jurisdiction over all the earth. God, in order to reestablish the kingdom of God, called Abraham and then Israel to be his people to subdue the earth and exercise dominion under the God. The law was given through Moses, established the laws of godly society of true development for men under God, and the prophets repeatedly called Israel for this purpose. This is why Israel was called to be priests and kings. So through the law, they will become holy people, set apart for the services of God. Kakaibang mga tao, kasi may sinusunod silang law, which is God's way of establishing godly society. Sa law na ito, may sabat, may festival. Ngayon, question, the purpose of Christ's coming, is it to abolish the law? Certainly not. Sabi niya, I did not call him to abolish the law, but to fulfill the law. So therefore, Christ, as the sin-bearer of the elect, the church, Christ died to make atonement for the sins, to restore them to their position of righteousness under God, to redeem, the redeemed are called to the original purpose of men, to exercise dominion under God, to be covenant keepers, and fulfill the righteousness of the law. The law remains central to God's purpose. Man has been reestablished in God's original purpose and calling. Man's justification is by grace of God in Jesus Christ. Man's sanctification is by means of the law of God. This is a quotation from the Institute of Biblical Law by Rush Dooney. A very powerful book written in the 60s. He's not a messianic, they are called Christian Reconstructionists. They are one of the very few theologians that believes in the law of God as a way of life. Okay, si Dr. Emmett nandito. Timing lang to, Doc. Nagkataon. Ito po galing sa Vineyard Church ni si Bishop Butch Bellica. Pinicture ko yung concept nila dito, which I agree. And I realize this concept came from the book of the Institute of Biblical Law. Yung, in-explain ko last time yung outer court, inner court, holy court. Sa outer court, yun yung justification of the tabernacle. The sacrificial system, by substituting the blood of the animal, now your sins are being covered, substituted. Now you're accepted by God. That is now repentance and water baptism. Justification. Now, masasabi natin from a kingdom perspective, now you're beginning to see the kingdom because God has accepted you. Outer court. The next level is the inner court. Sa inner court, mas intimate ang relationship. Diba, every Shabbat, hindi napapanis ang shewbread? Wala pong ano yun. Walang preservative. Every Sabbath, kinakain at pinapalitan yung bread press ko. Sa harapan ng Diyos, kumakain ng mga high priests, which symbolizes the 12 tribes of Israel, which men shall not live by bread alone. The Torah. Yun po ang next level ng relationship doon ang court, the inner court, sa seeing entering the kingdom. Now, tingnan nyo yung revelation, mga kapatid. Kaya justification is just the beginning. Acceptance by God through faith. When you obey God, now you're entering the kingdom. When you obey the Torah, mga kapatid, yun pala ang tinatawag na throne worshiper. Throne worshipers na pala yung mga Torah.
Kasi naiintindihan na natin kung andun nandun sa Ark of the Covenant. Nandun yung two tablets of Torah. Nandun yung shewbread. Nandun yung presensya ng Shekinah glory ng Panginoon. So makita mo yung progression dito ng theology, justification, sanctification, glorification. So, ibig sabihin, may pag-aasenso mga kapatid, hindi lang, basta Kristiyano, tinanggap ko si Jesus, tapos bahala na ako sa buhay ko. Hindi ganun. Kaya, itong toro mga kapatid, we are entering the holy presence of the Ark of the Covenant, the Shekinah glory. Throne worship na. Tapos na tayo sa justification. In my case, it's over 26 years ago, I received Christ as Lord and Savior. Justified na ako doon. Nung naging Pentecostal ako, sanctification partial. Incomplete. Nung nagtora ako, ito na yung repentance talaga. Ngayon, from glory to glory, nagsiselebrate ako ng feast. Now I am understanding the purpose of the kingdom of God. Why I'm called. Naintindihan niyo mga kapatid? Sinasabi ko ba maliligtas ako dahil sa Torah? Hindi ka nga makapasok sa Holy of Holies kung hindi ka dadaan sa altar muna eh. Di ba? The tabernacle is a revelation in itself. Because it's the most holy furniture ever constructed. Tandaan niyo po, what's inside the Ark of the Covenant? The Torah. Saan ang Torah ngayon? Ang Ark? Hindi ko alam. Sabi, tinago daw ni Indiana Jones ito. Pero, alam ko, hindi yan nawawala. Nandyan lang yan. Hindi ko alam saan. Baka sinama to ni Yamashita. Hindi ko alam. Di ba si Yamashita, kinuha nila yun? Wala nakakaalam. Kasi kung meron, kukunin ng Israel to. Sa kanila yan eh. Ngayon, maunawaan nyo na ang context of the gospel. In you, all the families of the earth will be blessed through Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribe of Israel, nandito na yung genealogy. Then from that genealogy, David, then the Yeshua, the Messiah. Lineage ang pinag-uusapan. The Jews are very strict in lineage. Ibig sabihin, the Messiah is the child of Abraham from the tribe of Judah. Now, makita mo na yung missing piece of the gospel. Oras na. Amen ba? Your children shall be as many as the sands of the sea and as many as the stars in the sky. Babadid, I understood this idiom. Finally, I understand it. Yung children of the sands of the sea are the physical, literal children. Diba? If you go to the beach, mahahawak mo talaga literal ang sand, di ba? Pero in between, hindi mo mahahawak kasi, di ba, above yun eh. So, sons of the sea are the literal children, the 12 tribe of Israel. The sun, stars in the sky ay the spiritual children, mga Gentiles, born from above the spiritual realm. They are the same. Sa plano pala ng Diyos, ang mga Gentile noon, masasama na talaga mag-grafted din na sa covenant with Israel together. And they will inherit the same blessing, inheritage. They will inherit the same land. They will have blessing of the Torah. Kasi, the Abrahamic covenant is a unilateral covenant. Migration. Abraham, just believe and do. God will do all the part, all the rest. Mosaic covenant is bilateral. If you obey, I will bless you. If you don't obey, I will curse you. Pero nandun pa rin in you, all the families of the earth will be blessed. Diba? Ibig sabihin,
The Mosaic Covenant is the partial fulfillment of the Abrahamic blessing. When you obey the Torah, that is pangako ng Diyos kay Abraham by faith. Abraham did not start it by the law. He started by faith. He started by justification. Kaya Christians do not understand the Messianic Hebrews teacher. Ang mga legalistic, they teach people to obey the law, not to eat pork, to keep the Sabbath. Mga kapatid, it's not legalistic, it's legal in the kingdom to obey God. A promise, Romans 14, a promise to Abraham and to his descendants, he would heir of the world. Magmamana si Abraham ang buong mundo. So kung hindi ka literal tribe of Israel, wala kang bahagi sa lupa. Pero kung saan ka i-assign ng Panginoon, bibigyan ka ng lupa. Dahil para mabuhay dito sa mundo, kailangan ng lupa. Mamatay nga lang, kailangan ng 3 square meter eh. Lupa, importante. Concept ng lupa, mga kapatid, is very realistic. In fact, ang tao galing sa lupa. Kaya pag matanda na, amoy lupa, ang tao galing. Meron lang. Matanda, diba, pag sinabing matanda, 120 years old, 70 baby pa yan sa Panginoon. Grabe yan. Baby pa po ang 100 years old, sabi ng Isaiah 65 verse 10. Sa millennial kingdom, baby ka pa. Alam mo, one of the things that we don't understand, human beings, the concept of time. We don't understand time because God's time is eternal. And man is but a few days. Very limited ang concept natin ng time. To us, kaya ang tao, when they reach 60, to them, it's retirement. Why? Diba? Kasi we have very little concept of time. Oh, I will retire, magpa-farming ako, mag-ministry ako. Si Moses, ganun din eh. Pupunta sa Midian, doon na siya mag-retire. Eh. Tinawag siya ng Panginoon, ni-repire siya for another 40 years. Walang retirement sa kingdom. In fact, maraming trabaho sa kingdom ngayon. Because this is the kingdom that will last forever. Maraming job vacancies dito. Baka sabihin nyo, ang kingdom, puro lang pastor, magagawa. Hindi po. Lahat ng skills ninyo pwede gamitin sa kingdom. Right now, hindi ka nagtuturo kasi kami, parang mga Levitical time na nagtuturo. Pero hindi lahat sa kingdom, Levites. Sa kingdom po, Hebraic mindset, you make use of your talent to advance the kingdom. Si Peter, part-time fisherman. Diba? Meron siyang speedboat. May tilapiaan siya sa Laguna Divine. St. Peter, diba? Si Jesus nga, part-time carpenter, masun. Si Pe Pablo, gumagawa ng talit, tsaka sit-sit. Diba? May sideline sila. Kaya tingnan mo, ang ginawa ng reliyon, the separation of spirituality and the world. Kaya mga pare, hindi pwede mag-sideline. Kaya lahat sila parang exclusive lang sa kumbento. Pero marami silang eskwelahan, tax-free. Marami silang negosyo. So, tingnan nyo, Hebraic concept ng kingdom, mga kapatid, hindi porque hindi ka nangangaral, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Your talents is the asset to the kingdom. Kaya, know your talents and abilities and there you can serve God. Ako, I never knew I can teach. I never knew. I was sitting in a Pentecostal church for 13 years. Diba? Tapos tinitingnan ko yung mga mangangaral. Parang gusto ko maging pastor. Sabi ng asawa ko, hindi bahay sa'yo.
masungit ka eh. Suplado ka. Hindi ka humingiti. Oh, dinidiscourage ako na sa'yo kasi nga, nabibita niya, oh, hindi ka pang pastor eh. At siyempre, hindi niya nakikita yung nakikita ng Diyos. Hindi niya alam, ang utak ko pala gumagana kahit tahimik lang ako. Mahilig ako magbasa, mag-research. Ngayon, doon ako ginagamit ng Panginoon. Yung simpleng talent na yun na mahilig magbasa, mag-research, doon mo pala mahuhukay ang mga katotohanan na to. Simple, simple. And, alam mo, pag talent mo, if you enjoy what you're doing. So, our goal is find out your real talent. Baka sabihin nyo, wala akong talent. Alam mo, number one talent nyo, mga babae, magaling kayong magsalita. Yan ang number one talent nyo. You have the ability to speak 100 words per minute. Yung asawa ko, pasalitain mo yan ng 4 oras, mag-fellowship kayo, hindi yan magre-reklamo. Talent po yan. Ang tawag niyan, emotional IQ. Wala kang mga lalaki, hindi, wala ka din yan. Emotional IQ, ibig sabihin nun, relationship talent. Magaling makipagrelasyon. Relationship sa mga kapatiran, sa tao. PR. PR yan. So, know your talent, mga kapatid. And that's Hebraic mindset. Ngayon, ito po ang paradox. Abraham was promised a land, but he died not even having 1 square foot of land. Medyo amazing link eh. Kasi he was looking for a city whose maker and builder is God. Pero he did not step on the city. Moses was promised a land, he didn't, was not even allowed to enter the land. That's the paradox. Kaya maraming Christian na nalilito. Ano ba ito? Mga abstract ba itong pangako na ito? So they were looking forward, mga kapatid. Now, this is the solution to the riddle of the kingdom in the New Testament. That's why it's very realistic to say that the only solution for Abraham to inherit this promise is when he will be resurrected back to life in the second coming. Now you go to Abraham and Lazarus. Abraham and Lazarus has a changed name in Greek. In Hebrew, it's Eleazar. Eleazar became Lazarus. So Lazarus became Lazaro. Naging Saint Lazaro Hospital. Si Lazaro. Hospital ng mahihirap, Lazarus. Pero si Eleazar pala yun, trusted servant ni Abraham. The only piece of real estate na nabili ni Abraham is the Cave of Machpelah in Hebron. Binili niya ito kay Abimelech. Diba? It's cash, no down payment, spot cash. Kung may kontrata yun. Now it's a Palestinian territory, war zone in Israel. Kalahati ng tomb ni Abraham, Hudyo, kalahati ng tomb ni Abraham, Palestino. Pag festival, pinapahiram lahat ang compound sa Hudyo. Pag hindi festival, hati tayo. So it's a family feud ng nangyayari, mga kapatid. Family feud. Ano pinagawa nila? Inheritance of the land. East Jerusalem, Palestinian and West Jerusalem. An issue of the land. Ano ba ang himutok ng mga Palestinyo? Amin kasi yung lupa na yan eh. Sabi na sana ang titulo mo. Wala. Eh kayo, sa Diyos kayo magtanong, sabi ni Netanyahu. Diyos ang nagbigay sa amin ito. Siya awayin ninyo. Pero diba, kasi yun ang issue talaga eh.
And the devil wants to conquer the land. Because if we conquer the land of Israel, all the promises of God will be obscured. No wonder the devil wants Israel blotted out from the land. No wonder Iran wants to send a nuclear bomb to wipe out the entire tribe of Israel. Because the devil wants the inheritance to be void para hindi maging totoo ang pangako ng Diyos na mayroong lupang pangako na ibigay sa 12 tribes of Israel. Because that's the gospel, mga kapatid. You will inherit the land. Therefore, mga kapatid, to the Filipinos, the land of the Philippines will be given to the righteous people in the millennial covenant. Amen. So, nakita nyo na po. Reality. When you die, you don't go to heaven. You're waiting for the resurrection. Same as with Abraham, you will inherit the land. Literally, you will step on the land. Ibibigay sa'yo ng Panginoon. Doon, magtatanim ka, maging masaya ka, kasama ang iyong pamilya. That's the picture of the millennial kingdom. It's not something in heaven na lugulutang-lutang ka, hindi mo alam kung saan. What you call a fantasy ng Christian gospel today. Wake up! Walang reality. Abstract. They just don't understand. Why? By calling the Bible Old Testament, that's their problem. Wala na kasi yung Old Testament eh. Nangunguna pa si pastor nagsasabi, dito ka na lang sa Book of John, hanggang John ka na lang. Anong sabi ni ng Panginoon? In the kingdom, as far as the east is from the west, Philippines is from the east. You will sit down with Abraham in the kingdom of heaven. Ibig sabihin, maging bisita ka ni Abraham. On Passover, si Sarah magsiserve sa'yo ng unleavened bread. Tapos bibigyan ka ng milk and honey. Land of milk and honey. Imaginin mo, sabi ni Abraham, kung alam nyo lang pinagdaanan ko. Sabi ng Diyos, offer your only wife as a sacrifice. Ay, di ba? Ah, only son pala. Bakit si Sarah is called the matriarch? Bakit si Abraham is called the patriarch? Patriarch. Sarah from the word princess. Abraham is like the king. Israel, Yashar El, prinsipe ng Diyos. Lahi ni Abraham, prinsipe ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng... This is what Paul called the mystery in Galatians, the Israel of God. He called Galatians that you're the Israel of God. So, sabi niya, you are Yisrael. Okay, possible solution. With a dot here, it's called Shar. With a dot here, it's called Sar. So, Sar means prince. Shar means straight. Sar-el. So, anak ni Abraham, magalahi ng hari. Magahari ka, you will rule in the kingdom. Sarah, oh, prinsesa. Mga prinsesa kayo. Itutulungan nyo ang inyong asawa mag-rule with the Torah. Not to rule over your husband. Rule, support, together. Kung ginagawa ng husband ang Torah.
Pero pag yung gawa niya wala sa Torah, i-correct mo si husband. I-pray mo si husband habang natutulog, Lord. Mag-uwin mo itong asawa ko. Kaya yung issue ngayon eh, paano sinabi ng Bible, mag-submit daw yung asawa sa lalaki? Eh, paano kung unbeliever si asawa? Submit mo ba lahat? Paano pag sinabi ng asawa kung unbeliever? Ah, honey, mahal kong asawa, paglutuan mo ako ng paborito kong pork chop. Ngayon, malaking pagsubok sa'yo yan. Alam mo naman ang paborito ko, crispy pata. Ano ngayon? Sabihin mo. Ngayon, nangyayari kaya yan? Nangyayari yan? Pag-pray mo, Lord, sana sumakita ang dyan nito. Para madala ito. Para madala. Alam mo, madalas, when your prayer is aligned with the Torah, sasagutin ng Panginoon. Sasagutin yung Panginoon. So, summarize tayo, mga kapatid. The destination of God's people in the Torah is very clear. It's more than an insurance policy. Diba sabi ng insurance agent? Sun Life? Sun Life agent. Ma'am, bili kayo ng Sun Life. Insure ka from womb to the tomb. Dumating yung pro-life. Pero pro-life, daro din pro-life. Ma'am, mas maganda yung plano namin. Secure ka from conception to resurrection. Dumating yung Torah teacher, ma'am, mas magaling tong insurance. From conception to the millennial kingdom. 1,000 years kayong mabubuhay. Ito ang plan natin. Ang iyong participation lang, mag-shabat ka palagi at magbigay ng tzedaka. Yun ang iyong mutual fund. Withdrawal in the Great Tribulation. Long sum in the Millennial Kingdom. Diba? You'll be treasures in the Kingdom of God. Okay. Well, buti, tungkol yan sa, it talks about investment. Kaya, studying Torah is the greatest investment you can ever do in your spiritual life. The wisdom that you get from the Torah. You take advantage of it because not in many places the Torah is taught. This is a greatest privilege. Kaya ako nung nakita ko to, the parable of the pearl of great price. Sabi ko, it's worth giving all my energy, my friend. He who saves his life will lose it. He who loses his life for the sake of me and the good news will save it. So, tayo, we found life in obeying God. We found life in serving God. And this is the kingdom of God that we're talking about. The realistic kingdom. This is not an abstract kingdom, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, you and I are going to see each other even if we die today, tomorrow, in the millennial kingdom, we will see each other again. Yes. Diba? And it's even more, it's even, the condition is even way better. Diba? So, this is what you call the kingdom of God, past, present, and future. And yet, this is just an introduction. Let's pray. Elohim, thank you so much. Thank you so much for your Torah. Thank you so much for your word, for wisdom that you gave us. Thank you so much for helping us understand your plans and purposes, the concept of your kingdom, the true kingdom of Elohim, the true message of the gospel preached to Abraham, preached to the apostles, preached to Paul, Peter, preached to the elect, the saints, Abba. This is indeed the good news of your kingdom, that you are giving this inheritance to the people who serve you. This inheritance will be an everlasting inheritance.
And we are waiting the true King, the glorified King Yeshua Mashiach, who will be King over all the earth. But we pray, we thank you, Abba, that we don't lose anything in this kingdom. We gain everything by losing. We gain everything by obeying. There's nothing to lose, but you know, there's so much to win, there's so much to gain. And this, we thank you, this is something that the world cannot give, Panginoon. Salamat po, blessed are you, O Lord Yahweh, King, King of the universe, who sanctified us in the Messiah Yeshua, and through your commanded act, through your commandments, has sanctified us, and made us a kingdom of priests and kings. Thank you for training us, bless our children, bless our family, bless our loved ones. Extend your favor with our neighbors and our co-workers and our businesses, Abba. We ask you, Lord, for your divine hand and favor, Abba. Favor us with your blessing because we need it, Abba. We need your presence. We need your anointing everywhere we go. In Yeshua's name, amen. Amen.